Nais mo bang maging isa sa limang mananalo ng libreng basketball shoes? Nasa bandang huli ang video at nasa baba naman ang mechanics kung papaano. Yo mga idol, maraming salamat po at nadalaw ka na naman dito sa Basketball Talk dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo, Lakers versus Sacramento Kings. Number 11 nga po yan at number 4 naman ang Lakers. At ayon po sa head coach ng Lakers na si Frank Vogel, mabibigyan ng bagong puesto si Mark Gasol dahil nga sa pagdating ni Andre Drummond na starting center ngayon sa Lakers. At para maging maayos ang rotation lineup ng Lakers, partikular sa mga bigs nila, itong si Mark Gasol ang nag-a-adjust dahil sa bagong pwestong kinalagyan niya. Kung dati ginawa siyang center, ngayon naman ay gagawin siyang power forward o 4. Yan ay ayon kay Frank Vogel. Mapapakinabangan daw si Gasol dahil sa kanyang outside shooting at passing skills sa forward position. Mas malaki pa ang kanilang lineup sa forward. Samantala, sa oras na makabalik si Andre Drummond mga idol, ang hahalili naman sa kanya sa center position ay si Montrezl Harrell. Kaya ang mangyayari ay dalawa na ang legit big man ng Lakers pero ang isa ay nasa power forward. Pagdating po yan sa center position. At sa naging laro kanina mga idol, wala ng LeBron James, walang Anthony Davis at bagong pirmang si Andre Drummond ay wala din kanina ang reserve guard na si Wesley Matthews dahil po yan sa mukhang nagka-injury pa sa unang quarter pa lamang. Dahil isang nakakatakot na pagbagsak sa sahig ang nangyari kay Wesley Matthews. First quarter pa lang habang sinusubukang mag-drive to the basket ni Matthews, pagbagsak niya, tumama ang kanyang ulo sa ilalim ng basket at mukhang nabanat ang kanyang leeg. Dahilan para madala po siya sa locker room at hindi na nagbalik. 5 minuto lamang ang nilaro niya kanina. Ito naman ang season highest scoring game para kay Kyle Kuzma. Nagtala siya ng 30 points, 5 rebounds, 3 assists sa loob po yan ng 36 minutes. At si Dennis Schroeder ay nagkaroon ng 17 points, may 8 assists. Pinawi ng Lakers kanina ang pagkatalo nila sa Milwaukee Bucks. Nagdagdag si Kentavious Caldwell-Pope o KCP ng 13 points at 10 rebounds. Double-double yan. Si Markieff Morris naman ay may 14 points at 8 rebounds. Ang Los Angeles ay umangat ng 13 points sa una at komportable sila kahit nasa home court sila ng Sacramento. At maganda rin ang kartada nila kanina dahil hanggang dulo ay lamang sila. At mukhang nagiging legit 3-point shooter na si Kyle Kuzma ng Lakers. Dahil sa kanyang pang-apat na 3-pointer, bumitaw lamang siya ng 7 beses. Dahil diyan 51.5% ang Lakers sa 3-point percentage kanina. Samantalang 28.6 lamang ang Sacramento Kings. Ang galing ng bench na si THT o Talen Horton Tucker ay may 15 points at 4 steals. 8 points naman si Alex Caruso at 5 points, 10 rebound si Montrezl Harrell. Pareho sila ng galing ng bench. Si Harrison Barnes ng Sacramento Kings naman ang nanguna, 26 points, 5 rebound at 5 assist. Si De'Aaron Fox ay kamakailan lamang napiling manlalaro ng Western Conference Player of the Week. Pero kanina kontra Lakers mukhang inalat siya sa shooting. 5 out of 20 ang nangyari, 12 points ang nagawa niya nang matapos ang laro. At mga idol, pinamunuan ng Los Angeles ang Sacramento Kings pagdating sa rebound. Ngunit ang pagkakaiba ay dumami ang turnover ng Lakers. Pero ang Lakers na i-convert nila sa points ang turnover nagmula sa Kings. Umiscore ang Lakers ng 24 points sa 15 turnover ng Kings. Habang ang Sacramento ay may 11 points mula sa 17 turnover ng Lakers. At dahil sa pagkapanalong muli ng Lakers, nananatili po sila sa pang-apat na puesto sa Western Conference. Samantalang pang-11 pa ang Kings sa West yan. Samantala,
Ang susunod na laro ng Lakers ay sa Lunes na ng madaling araw, 3:30 a.m. Haharapin nila ang kapitbahay nilang LA Clippers. Samantala, hindi pa natin alam kung makakalaro si Andre Drummond diyan kontra sa Clippers. Dahil po ayon sa kanyang injury update, isa hanggang dalawang laro daw siyang hindi makakapaglaro. Dahil nga yan sa kanyang injury sa kuko. Yon mga idol, para sa ating road to 450,000 subscribers, limang sapatos ang ating ibibigay, apat na basketball shoes at isang running shoes. Wow! Sa sandaling makuha natin ang 450,000 subscribers, agad tayong bubunot sa limang lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang mechanics. Ang apat na mechanics ay mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang notification bell. Manood palagi sa ating channel para sa biglaang announcement ng mananalo. Pang-apat, i-share ang video ito sa inyong Facebook wall. At bisitahin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Yun lamang, ganun lamang kadali. Kung may katanungan ka, makipasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye. At mga idol, nagpapasalamat na rin po ako sa ating sponsor, si Makatang Basketbolero. Pakibisita niyo po ang kanyang channel sa YouTube channel. At mag-subscribe na rin po kayo kay Makatang Basketbolero. Salamat po! Yo mga idol, sana po ay nagustuhan niyo ang video natin for today. Pakilike at share mo na ang video para sa pagsuporta. At kung gusto niyo po ng mga ganitong klase ng video, make sure niyo lamang na mag-subscribe po kayo. Hit the bell, select all mga idol para sa ating future video at giveaway. Kasama ka na namin. Salamat po!